Hello again, Collective. Welcome dito sa another reading. Alamin natin, ano ba itong mga posibleng paparating sa inyo ngayong araw na to, or sa susunod na araw, or kung kailan nyo man mapanood itong reading na ito. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. And sa mga bago dito, please don't forget to like, share, follow, or subscribe. Regarding personal reading services, mag-message privately po kayo sa aking official Facebook page kung balak nyo mag-inquire or mag-avail ng ating personal reading services. Yan. So, may lumitaw na rito paparating sa inyo. Unang-una is someone living your life. Someone, take note, tao. Tao yung pinag-uusapan dito, aalis sa buhay mo. Okay, pwedeng magpo-fall out ka with a lover, a jowa, a friend, no? Kumbaga kung halimbawa pinag-uusapan dito friend sa FB, bawasan ka ng isa. May tumiwalak. Okay, ayan, may aalis. Nagkaroon man kayo ng awayan nito or simply lalayo siya for a specific na cause or reason. Yan, basta may lalayo, may mawawala. May aalis sa buhay mo. I hope hindi mo asawa yan, no? Or jowa, di ba? May magiging, may ma-empty na upuan. O, ibig sabihin, dating ino-occupy niya yung puso mo, yung buhay mo, and then aalis siya. Another na paparating sa'yo, wow, period of prosperity. So, ayan, kung may lalayas na person sa buhay mo, romantic person man yun or hindi, eh meron namang paparating sa iyong kasaganahan. Ayan, prosperity and abundance. Okay? So, you will have enough blessings para sa iyong mga pangangailangan. No? Your needs will be met. Hindi kakapusin. Sasapat yung halimbawa, yung mga pagkain, yung mga pambayad ng bills, no? Ayan. So, merong enough dito para sa iyong pangangailangan. May period, take note, this is a period. So, ibig sabihin, hindi lang ito siguro one day, kahit papano, itong pagiging masagana. Itong pagiging prosperous and abundant, hindi lang siguro one day yan. Merong dealing sa relationship with the man. Ayan, may lalaki na namang energy. Romantic man yan, relative, katrabaho, etc., kaibigan. Wow, may happiness na paparating. Ang ganda naman kasi bukod sa prosperity, abundance, yung mga blessings, mga enough na pangangailangan, grasya, biyaya, meron ka pang happiness. So siguro nga yung pag-alis nitong person na to, nagdala pa sa iyo ng mga blessings. Baka hindi talaga meant to be kung sino man yung aalis sa buhay mo na yan. Okay? Ganun naman yun eh. If it's not meant to be, hindi naman talaga siya mag-i-stay forever sa atin, di ba? Yun lang, may temptation. O may mga pagsubok, dear. Yun naman itong mga pagsubok na darating sa iyo. Ibig sabihin, ite-test. Ite-test ka rito. Ite-tempt ka doon sa mga pwedeng weaknesses mo. Ayan, ano mang weaknesses yan? Tao man yan? Habit? Anything na ano na alam na weakness mo, pwede kang subukan diyan. Kung kaya mong iwasan itong temptation, no? So magpakatatag ka, dear, huwag kang maging marufok, okay? Huwag kang mag-give in sa temptation mo. At wow, may romance din. Oh, 'di ba? Kung may aalis sa buhay mo, dear, may papasok na bago. Take note, romance celebration party. Alin man dito sa tatlong 'to or pwedeng lahat 'yan kung siniswerte ka. Pwedeng may bagong pag-ibig, no? Attraction. And merong ipagse-celebrate, ibig sabihin may happy-happy talaga, ayan, no? May magagandang paparating sa iyo, kaganapan na yan. Success man yan, anything na
na ano, na dapat ipag-celebrate at saka may mga party. No? May mga occasion, siguro, birthdays, or mga kasiyahan na maiimbitahan ka, events, ayan, ang ganda. So far, eto yung mga nakuha ko dito sa mga posibleng paparating sa inyo ngayong araw na to or sa mga susunod. Maraming salamat po. Don't forget to like and share. Take care. God bless.